Good day, Carview Buddy! So, ngayon, nandito kami sa Photon Bacaor with Sir John Luis and Dati Mikay. So, Sir John, pwede po kayo magpakilala sa viewers para ma-invite niyo po sila. Hi, my name is John Luis Sarita and I'm a sales executive from Photon Bacaor. And we are inviting you here. So, we have a big promo and a big discounts. So, yun guys, grab nyo na yung promos and discount na in-flash namin sa screen ang contact number ni Sir John Luis. And Sir John Luis, share nyo na rin po sa viewers natin kung magkano ang retail price ng ating Traveler. This unit is a Traveler X and we have a promo and discounts. And the price is 1.6 million. And then we have a different colors. We have a white, black, and silver. Yan. Thank you po, Sir John Luis. So yan, Car Buddies, bago namin nagpusahan, don't forget to subscribe and hit that like button at huwag mo na rin kalimutan ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. So, Sir John Luis, pwede na ba namin i-review? Yes. So, thank you po. Knowing the Philippine market, ilan lang sa mga car dealership ang nag-offer ng van sa kanilang lineup. Isa na doon yung mga famous na van, the Toyota Hiace, Nissan Urban, and of course, the unique-looking na Hyundai Staria. And if you're looking for another option, here is Photon. And they are offering the Trans Van, and of course, the bigger brother, the Traveler. So if matagal ka ng subscriber ng CarGPH, baka napanood mo na rin yung naunang na-review na Photon vehicle dito sa channel and na-feature yan nila Ate Melasu and ang alam ko may history na na-share doon si Ate Melasu. So if interested ka, you can scroll down here sa aming channel and panoorin mo yan. And yung Trans Van natin, available siya in 3 variants and ang ating Traveler, available siya in 2 variants. The one is the XL, the bigger option, and of course, the X. So, prices will be posted on the screen for your reference and para makompare mo na rin kung ano mas gusto mo. But for now, of course, focus muna tayo sa ating 2023 Photon Traveler X 2-liter 6-speed manual transmission. So, huwag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin sa ating So yun guys, kung makikita nyo, ang ating Photon Traveler X is malaki talaga siya, no? Ang taas ng roof niya. So kung makikita mo siya, masasabi mong parang medyo yayamanin at medyo modern na din yung looks niya. Especially ang dami nating chrome accents dito sa ating bumper. So yan, meron tayong dalawang wipers dito na cover to cover ng ating napakalawak na windshield. And of course, meron dito yung ating antenna. This one is retractable. And sa ating lights, ito ang LED dito is yung turn signal lights. And ang ating headlights, multi-reflector, pair halogen yan. And ang ating fog lamps, napapalibutan siya ng gray na plastic molding dito. And of course, halogen din yan. And yan, kung mapapansin nyo, no, ang lawak ng ating grill dito, two-tone siya, no, black. And of course, the chrome accents and yung, ayan, yung napakalaking Photon logo. And of course, kung nagtataka kayo kung ano to, pwede tong abang sa ADAS. Or of course, yung mga emergency brakings na pwedeng-pwede for future upgrades. And ito, mayroon na rin tayong two-tow hooks dito. Yan, nakatago yan. So yun lang sa ating front fascia. So buksan natin ang hood para makita natin ang engine.
So yun pala, Carview Buddies. Mali ako nang nasabi, hindi pala to engine, no, pag nabuksan natin. So dito pala natin makikita yung mga maintenance fluids like sa radiator, and if ever may ayusin ka sa aircon, dito mo rin siya ma-access. And ito, yung paglagay ng DOT4 na fluid, and of course, yung sa wipers natin. Kasi yung engine nga pala natin is nasa ilalim ng driver's seat. So, ang engine ng ating Traveler X is 2.0-liter 4-cylinder turbo diesel with intercooler, also known as Okan engine. And it produces 135 horsepower with the 330 Nm mated to a 6-speed manual transmission. So, yun guys, if familiar kayo, yung Okan engine is una na nating na-encounter yan sa Photon Thunder, which is na-vlog na yan ni Ate Darlene prior. So if ever na gusto nyong makita din yon, you can scroll down sa aming channel if interested ka. So yun nga guys, it's a smaller engine, more quiet and less vibration, but more powerful than the 2.8-liter Cummins non-turbo na 130 horsepower lang, and meron siyang 280 Nm at 5-speed na automatic. So compare namin yan sa screen. Tingnan nyo na lang. So, yan, sara na natin to para sa side profile na tayo. Okay, so nandito na tayo sa side profile. And of course, ang ating side mirror is body colored. This one is power adjust but manual fold. Ang ating door handles yan, body colored din. And keyless entry na rin siya. So, ito ang ating key fob. Ayan, ang function nito is to lock and unlock. So, nakalock siya. So, ayan. So, ganun siya. Tapos ito, mayroon siyang spare key. So, yan. Yan. Naka-ano na siya. Open na siya. So, pwede natin siya i-lock using the keys. So, yan. Mayroon din tayo ditong budget ng turbocharge direct inject. And ito ang ating sa gas tank natin. So, ang gas tank natin has the capacity of 71 liters. So, pwedeng-pwede pang long drive. So, sa ating gulong, ang size ng ating gulong is 195R15C. And, ayan. So, yung rims natin, no, silver siya. And, of course, naka-chrome naman yung ating Photon logo dito sa ating gulong. And, by the way, ang suspension natin dito sa high wrap is double wishbone. Sa likod naman is slip spring. And ang braking system natin sa high wrap, disc brake. Sa likod, drum brakes. And of course, meron din tayong mga mud guards sa ating mga gulong. So yan guys, dito man tayo sa bandang likod. So yan, no, makikita nyo napakahaba ng ating Traveler X. And of course, meron tayong dalawang windows dito na ma-open. And yung sliding doors pala natin, dun siya sa right side, hindi to two sides, no. So ayan, may mga body lines dito. And of course, meron tayong decals dito sa baba, which nakakabigay ng more expensive looking sa ating Traveler X. And of course, ang dimensions ng ating Traveler X is 5,390 by 1,920 by 2,285 millimeters, and this has 16-seater, 13 sa rear and 3 sa front. And of course, ang ating ground clearance is 170 millimeters. So yun guys, no, kitang-kita nyo naman, no, na malapad siya, matangkad, and talagang malaki. Ganyan yung mga hanap ko eh. Bang! Charot! So ganyan yung mga hanap ko, mga van. Talaga namang perfect, no? Lalo na kung mga pang-travel, tas marami kayo. So yun lang, tara, sa likod. So yun guys, nandito tayo sa likod. And of course, unang-una natin makikita is yung third brake light natin. We have the wipers and the defoggers. Meron din tayo ditong concave na glass dito na nakakatulong for the driver para makita nila if mababangga na sila, if nag-rear parking sila. This one should be optional na lang kasi meron na rin tayong reverse camera. But this one adds to that, you know, van look na classic. So yun, makikita rin natin dito ang ating Photon logo, of course. Meron tayong 4-eyed sensors, and of course, ang badging natin, Traveler Photon again. So yan, dito na naman tayo sa ilaw. So ang ilaw natin dito is all halogen yan. Of course, brake light, the turn signal lights, and our rear fog lamps. So
So yun lang, no? Try natin buksan. And before ba natin buksan, nakalimutan kong banggitan, meron tayo dito ang silver accent. So pag binuksan natin siya, so yun guys, pag ina-open nyo yung tailgate natin, meron na siyang hydraulic assist, which is really helpful dahil napakalaki ng ating traveler van, no? And of course, dahil pwede nga dito yung mga passenger, meron tayo ditong access. Ayan, makikita nyo. If ever na gusto ng passenger na dito sa likod, dumaan. And before ko pa makalimutan yung spare tires natin, nasa ilalim yan. Same size, but steel rims. So, yun guys, no? Ayan, makikita nyo, ang seats natin is na-fold siya sa gilid. So, same yan. If ever na kailangan nyo ng cargo space, pwedeng-pwede dyan, napakalawak ng ating pwedeng paglagyan. And if ever naman, mas spacious pa rin naman yung ating ilalim na pwedeng-pwede pa rin lagyan ng mga luggage, boxes, or whatnot na kailangan nyo ilagay. So, yun, isara na natin to and tawagin na natin si Zara para i-tour na tayo sa interior. Ate Mikay, and now guys, samahan niyo naman ako dito, pasukin natin yung Traveler X 2.0. So simulan natin sa door panel. So as you can see, yung height ko is sobrang laki talaga ng van na to, and makita pa rin naman natin dito sa labas. So ayan, big window, so good for visibility. Then dito yung design niya is parang siyang leather pero plastic lang siya guys. Then meron na rin tayo ditong gray accents. So meron na tayo dito makikita na central lock, yung lock ng windows, tapos dalawang switches para dito sa ating salamin, which is yung nasa driver side is naka-auto, pero yung auto niya is sa down lang. So kapag in-up natin siya, hindi na siya naka-auto. And meron na rin siyang kasamang joystick para sa ating power side mirrors. Then hindi lang puro gray yung makikita natin dito dahil meron na rin tayong silver accent sa may door handle. Then meron na rin tayong lagayan dito siguro ng mga papel. And also guys, meron lang tayo ditong 2 speakers sa ating van pero sobrang lakas niya sa sounds. So yun lang naman yung nasa door panel, so ngayon pumasok na tayo sa loob. So hindi na nakita sa video guys, pero meron tayo dito sa harap na 3 grab handle. So dahil nga mataas, kailangan natin kumapit dito para maka-help makaakit sa taas. Huh? And so punta naman tayo sa steering wheel. Yung steering wheel pala natin dito is all black, pero may kasama na siyang leather, which is maganda siya for grip. And pag magdo-drive, comfy sa kamay. So pakinggan naman natin kung ano yung tunog ng horn niya. So, napakalakas talaga and maa-alerto talaga yung nasa harap mo if ever nabubusina ka. So, check naman natin kung naka-auto ba yung kanyang headlight at wipers. So, parehas pala siya guys na manual. So, check naman natin kung tilt and telescopic ba siya. So, tilt lang siya guys dahil hindi siya telescopic. So, lock lang ulit natin. So, maganda yung ating aircon vents dito kasi if ever na nilalamig ka, pwede mo talaga siya i-close. Then, meron na rin tayo makikita na metal accent here. Sa baba, meron tayong small compartment. So, para buksan, push down nyo lang siya. Then, ganun yung itsura niya. So, sa pinakababa niya naman, meron tayong dalawa dito for the fuel tank and dun sa pag-open ng hood. So, may dalawang abang pala tayo dito sa left side, guys. Pero dito sa right side, makikita natin yung hazard tsaka yung leveling ng ating headlight. So, pakita ko naman sa inyo yung instrument cluster natin here. So, yung instrument cluster pala natin, guys, is makikita natin dito yung ating tachometer and speedometer nating analog. So, ang kagandahan dito sa may fuel tank niya is hindi na kamay yung gamit dahil nga may light kung ilang yung fuel mo. So, 2 bars yung fuel mo. So, mas mabilis siya madidistinguish kung wala ka na bang gas or meron pa. Tapos sa gitna, of course, meron tayong driver information dyan. So, meron tayong trip meter, may settings, pero sayang dahil hindi nila nalagyan ng fuel consumption. So, sa taas muna tayo guys, and tingnan nyo naman yung visor natin, napakahaba. So, expected mo na dahil napakalaki ng windshield natin. And sa salamin naman, wala tayo ditong salamin, pero may lagayan tayo dito or ipitan ng mga cards. So, sa kabila, check rin natin para makita nyo.
So, wala talaga siyang kasamang vanity mirror. Then, meron na rin tayo ditong map light and siya ay naka-halogen light. Meron na rin tayong manual rear view mirror. So, yung dashboard natin is plastic. Alam niyo naman, pag van, pang baragan. So, pwedeng-pwede na rin to. And, meron ka tayo ditong gray metallic accent. So, pag binuksan natin yung glove box, napakahaba talaga and ang dami mo pwedeng ilagay dyan, guys. And, meron na rin tayo ditong extra lagayan. So, if ever na gusto mo maglagay dyan ng payong or di kaya yung tools natin dun sa baba, pwede natin dyan ilagay. So, sa left side niya naman is meron tayong USB port. So, sa upuan pala natin, guys, is naka-fabric na siya and malambot. So, comfy pa rin naman pag nagda-drive and long driving. Dito sa gitna, kung wala namang uupo, pwede yan. Naka-tray tayo, meron tayong 2 bottle holders, dami nating lagayan. So, if ever na puno yung van nyo, pwede naman natin siya itaas. So, ang bilis niya lang mataas. So, pwede siya dito umupo. Dito naman sa center console natin, maganda na yung shift knob is nakakabit na dito. Dahil nga, if ever na may uupo dito, unlike dun sa dati, dito mo pa siya makikita. Masasagi talaga sa tuhod. 6-speed manual na pala siya, guys. Unlike before na 5-speed manual pa. Sa center console naman natin, guys, meron pala siya ditong 12-volt socket. So, hindi siya masyadong halata dahil ganito yung kanyang cover. So, balik lang natin. Then, sa side niya is meron tayong ashtray pero hindi naman talaga advisable na mag-smoke. So, lagyan niyo na lang yan ng mga barya. Then, dito, sa para sa aircon, dun sa likod, pag gusto niyo yung on, tapos meron ring light. So, para if ever na may naghahanap sa likod ng mga bagay nila tuwing gabi, tapos gusto niyo tulungan, pwedeng-pwede natin siya ma-access dito. Ipindutin lang natin. So, yung ating palang aircons dito is naka-manual na siya, pero meron tayo ditong nag-i-indicate ng digital. Then, meron na rin pala kasama yung van natin na infotainment screen, which is sa pagkakatouch ko is siguro mga 6 inches na siya. So, may kasama na rin pala siya, guys, na Bluetooth tsaka USB. And nandito, makikita na rin pala yung reverse camera natin. So, ang hindi lang okay dito, well, depende na lang kung Chinese ka. Kasi Chinese rin naman gumawa ng van. So, pag pinindot natin yung navigation is in-check yung salita nila. So, baka hindi natin maintindihan. So, pinakita ko na rin sa inyo, guys, para alam nyo na pag tinignan nyo tong van. So, palibot niya, meron tayong gray metallic accent. Tapos, sa magkabilang gilid is meron tayong extra story. So, that's all for the front. Pumunta naman tayo dun sa 13-seater natin sa likod. So, andito na pala kami, guys, ni Ate Mikay sa second row. And bago nga kami pumasok, napansin namin na ang lawak and ang laki talaga nung kanyang stepboard. So, hindi talaga kayo madudulas. And may kasama na rin siyang ilaw dito. So, if ever naka-on yan, kapag nakabukas yung pinto natin, kusa na rin siya mag-on. So, pag gabi, makikita mo yung mga inaapakan mo, hindi ka madudulas. And meron na rin tayo dito ang dalawang grab handle magkabilaan. So, sa tabi pala nung ating ilaw is nandun na yung lagayan ng tools natin. So, ngayon nakaupo kami dito sa ating upuan, which is naka-fabric black, which is individuals talaga yung upuan niya. And lahat meron siyang kasamang headrest. Then, meron na rin siyang kasamang lahat na recline. So, dito. So, manual recline lang siya, guys. So, una kong napansin pagpasok ko is itong red na to. And na distinguish ko agad siya kung ano siya. So, hindi ko na siya kukunin dahil nung kinuha ko siya kanina is sobrang ingay siya. So, yun, na-trauma na. And, yan kasi guys, meron dito sa part na to na dalawa, which is yung parang silver na patulis. In case of emergency na, for example, lalaglag yung van nyo sa tubig, tapos syempre, palubog na kayo. Eh, wala, hindi nyo magamit yung pinto. Eh di, ang gagamitin nyo is yung silver na to para masira tong kanyang salamin. Then, meron na rin siyang kasama na ganito para naman sa seatbelt if ever na hindi kayo makaalis. Ito kasi is nakakatulong talaga and legit siya. Pinakabago sa akin na nakita ko is yung bilog niya, guys. Nagiging red tapos sobrang lakas pag tinanggal nyo siya dito. Siguro if ever na kailangan nyo ng tulong or ganon,
maririnig agad ng mga nakasurround sa inyo. So, meron din tayo ditong lagayan ng malit na fire extinguisher. So, di ba ang galing nung Traveler X natin dito, ang dami nilang naisip na ilagay. And dito, pwede natin siya pagpatungan or apakan kasi yung makina natin is nasa loob. And yung upuan pala natin dito, hindi ko nasabi kanina, is bawal siya ma-slide pero pwede siya tanggalin. Kaso, tatanggalan mo nga lang ng mga screws. So, sa knee room naman natin and sa headroom ko, guys, is sobrang lawak and ang laki ng space. So, kasya talaga ako dito. So, parang pwede pa maglaro dito sa loob. And yung aircon natin dito, based on my research, mas malamig siya compared dun sa old model. And lahat ng nakaupo dito is may sari-sariling aircon. So, papatunayan yan ni Ate Mikay. So, Ate Mikay? So, yun nga, no, guys. Sa aircon, yan, meron tayong 3 per row. So, in total, dito sa likod, bali, meron tayong 9 na circular na aircon dito. Ayan. So, naro-rotate siya. Kung gusto mong itapat sa'yo, pwedeng-pwede. Di ka na makikipag-away. Pero yung switch yun doon sa, ano, sa harap. So, ito, meron din dito ng dome light. Ayan. And, meron tayong bottle holder pala dito. Ay, para sa harap to. Para sa kanya, no? Dito, may bottle holder. May bottle holder rin pala ako dito, guys. Hindi ko nasabi. Yan. So, para kay Zara to, pag nasara na. And yan, sa lahat ng seat, sa likod niya, meron tayong grab handle. So, accessible lahat. And ayan, yun nga, nabanggit na rin ni Zara na yung seats natin is reclinable. So, pwedeng-pwede for your comfort. And hindi siya yung katulad na sa iba na parang bench type lang. So, very comfortable na yung lahat ng passengers dito sa likod. And of course, napaka-convenient nito para sa mga tatangkad na katulad ko. Lalo na kung papasok pa ako sa harap, ay sa likod, hindi ako sobrang yuyuko para lang makapasok. Napakalawak ng headroom. So, tatry kong tumayo dito. So, yan. Comfortable na siya. Hindi yung nakaganon ako. Tara, sa likod. Dito na tayo sa likod. So, kagaya ng sinabi, guys, ni Ate Mikay, meron tayo ditong pockets, yung net. Then, meron na rin grab handle. Tsaka yung magic cup holder natin dahil may cover siya. So, for foldable na rin siya. Magic, no? Wow, bilis! Yan. So, yan, guys. So, ito nga pala, no, yung nafo-fold na upuan. So, 4 passengers yung kaya dito sa pinakalikod. And if ever naman na wala nang upo, pwede natin siyang i-lift or, yan, ka-fold siya sa gilid para if ever may mga cargos din kayo, spacious din dito sa likod. And yun nga, magkabila. And dun sa harap, meron tayong na-open na window. So, in total, 3 yan. And ang pinakagusto ko kasi dun, minsan kasi sa likod ako na-upo, pinakalikod. Then, siyempre, gusto mo rin ng sariling bintana. Ngayon, meron ka nang ma-access dito. So, may sarili ka na. True. So, yun lang naman, guys, yung interior. And super thank you dahil sinamahan mo rin ako dito sa loob. So, ngayon, lumabas naman tayo. Goods. Para siyang malapit. Pwede siyang i-convert to artista van, actually. Tanggalin mo na yung upuan. Oo, natanggalin lang yung upuan. So, tara. 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 So, yun, guys. Salamat sa panonood hanggang dulo. So, tapos na namin ma-review ang ating Traveler X. And nasa likod namin ni Zara ang another variant ng Traveler van na ino-offer ng Photon, which is the Traveler XL. So, if ever na gusto nyo makita ang difference niya sa Traveler X, comment down below if gusto nyo i-review namin yan dito. And kung gusto nyo pumunta dito, feel free lang, guys, dahil always naman silang available. And kung nahihiya kayo, pwede nyo ulit tawagan si Sir John Luis. So, ipa-flash lang namin yung contact information. And that's all for today's vlog. So, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads pa namin. So, see you on our next videos! Bye! Bye.